everyone, this is Kat and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you my bath essentials. So ito yung mga favorite products ko na ginagamit kapag naliligo ako and yung iba naman mga new products na gusto kong itry. So mag-start muna tayo with the first product. So first product that I use is this one. This is the Johnson's Baby Oil and ginagamit ko to sa body and sa hair. Ginagamit ko siya sa hair before ako maligo. Binababad ko siya for 5 to 10 minutes and then saka ko siya i-rinse. Gumagamit naman ako ng shampoo para totally ma-rinse off na yung oil sa hair ko. And currently, I'm using the Tresemme Restyled for the Planet 98% recycled bottle. Ang haba naman, Repair and Protect 7 with biotin. And actually guys, yung hair ko, hindi ako ma-arte sa shampoo. Okay lang sa akin kahit ano, as long as mabango siya and nakakalambot siya ng buhok. And ito, as you can see, napirat na yung packaging niya kasi medyo matagal ko na siyang ginagamit. And so far, okay sa akin itong shampoo na to. After ko mag-shampoo, I use a conditioner. So this is the one that I'm currently using. This is the Tresemme Serum Conditioner Keratin Smooth. And I don't think ka-partner niya yung shampoo kasi magkaiba sila ng pangalan and magkaiba sila ng kulay. And this one I use on a daily basis. Guys, hindi ko alam kung everyday ba dapat nagko-conditioner. Pero ako, ginagamit ko siya everyday kasi dry na yung hair ko. Yung half ng hair ko galing yan sa kulay. May kulay pa siya. Pinatungan lang ng black. Kasi yung hair ko dati, brown siya na may mga highlights. Ganyan. Kaya sobrang nag-dry. So nagko-conditioner ako para lumambot yung hair ko. Ito, binababad ko siya sa hair ko for 5 minutes. Kasi habang nakababad siya sa hair, saka ako ginagawa yung ibang routine ko. Like pagsabon ng face and ng butt. So last hair product that I'm going to show you is this one. This is the Lux Organics Premium Keratin Daily Treatment Coconut Oil. Nakalagay dito 3 minute hair repair conditioner. It says here daily treatment. Pero guys, hindi ko siya ginagamit on a daily basis. Ginagamit ko lang siya 2 to 3 times a week. Ginagamit to sa towel dried hair. So ginagawa ko, pag hindi ako magko-conditioner, after ko mag-shampoo, itatowel dry ko yung hair ko and then ibababad ko to for 3 to 5 minutes. Then saka ako i-rinse. Una ko na-try dito is yung sachet version niya and sobrang nagustuhan ko siya kaya ayan, nag-decide ako bumili nitong malaking size. So first soap, meron akong dalawang ipapakita. So first muna is this one. This is the Green Apple Stem Cell Soap by Navio Organics. And actually guys, pinadala lang to sa akin. And the first thing na na-notice ko is yung packaging. Ang ganda ng packaging niya. Nakalagay lang dito, Renew, Rejuvenate, Regenerate. And what I like about this is sobrang bango niya guys. Hindi strong yung scent niya. Green apple talaga yung amoy niya. I tried using this on my face and body. When I used it on my face, na-notice ko na meron siyang after effect na nakaka-tighten ang skin. But I prefer using this on my body because I've noticed na nung tuloy-tuloy ko siyang ginamit, na-lighten niya yung mga pimple marks dun sa neck area ko. Also, pag ginagamit ko to sa body ko, nilalagay ko siya sa lupa and then pinapabula ko sa ako siya ina-apply sa skin ko. Kahit na sensitive skin ako, wala ko na-feel na skin irritation. I think it's because lightly formulated siya. And if you guys are interested to buy, this is available in Shopee and Lazada. I'll just put the link on the description box below. Another facial wash that I've been loving is this one. This is the Low pH Good Morning Gel Cleanser by CosRx. And guys, I know, sobrang late na ako sa trend na to kasi sobrang tagal na nitong nauso. I think nag-start tong ma-hype nung 10-step Korean skincare pa, ng mga trend, ganyan. And sobrang nagustuhan ko siya kasi kahit 1 week ko pa lang siyang ginagamit, sobrang smooth niya sa skin. As in, after mo maghilamos, ang lambot-lambot ng balat mo. Nakalagay dito, Good Morning Gel Cleanser. Pero guys, ginagamit ko rin siya paggabi. Pwede naman siguro, di ba? And guys, mahilig talaga ako gumamit ng mga body scrub. So right now, meron akong new product na itatry. This is the Abone Spa White Creamy Salt Double White Vitamin C. Yung usual na ginagamit ko sa Abone is yung scrub nila na color pink. Insert picture here. Pero nakita ko kasi sa Watsons na may bagong variant. So itong color orange and yellow na packaging. And then yung isa naman is coffee scrub. So mas pinili ko to kasi... ewan ko. Actually, pinapili ko yung kapatid ko. Sabi niya, ito na lang daw isa. Mas mukha daw mabango. By the way, this costs 155 pesos and mas mahal lang siya ng kaunti kaysa dun sa color pink. Also guys, hindi ko to ginagamit ha on a daily basis. Nagsuscrub lang ako ng body 2 to 3 times a week. Sobrang tagal ko na ginagamit ng brand na to. So ito yung Betadine. But I think new product nila to. Betadine Feminine Wash Foam. Meron siyang pump and then pag pinump mo yan, foam yung consistency ng soap. First time ko siyang gagamitin. Yung ginagamit ko dati na Betadine Feminine Wash is yung nasa maliit lang na bottle. And binili ko muna tong small version. Actually, mayroong color blue and color pink. Yung gusto ko talagang itry is yung color pink. Pero wala siya nung ganito kaliit. Ang laki na masyado. Itatry ko pa nga lang. So,
Yan, nag-decide na lang ako na kunin tong color blue. So, next item is toothpaste. So, guys, usually yung ginagamit ko is Colgate, pero gusto ko lang mag-try nung bago. So, ito yung binili ko. This is the Fresh Pink Himalayan Salt. And ito yung pink na variant. Meron pa tong color black. Kasama to dun sa Watson's Haul ko. Hindi ko lang alam kung mauuna ba ma-up to or mauuna yung Watson's Haul ko. Pero pag in-open mo siya, color pink din yung packaging niya sa loob. And na-try ko na to, nilagay ko lang ulit sa box. And sobrang cute kasi color pink din talaga yung kulay nun mismong toothpaste. This is the Betadine Gargle 1% Oral Solution Antiseptic. And ito guys, nasa glass bottle siya. So kapag bumili kayo nito, dapat medyo maingat kasi madali siyang mabasag. And yung binili ko na size is yung biggest. Meron pa tong smaller version. Ang price nito guys is 295 pesos. And ito yung ginagamit ko kasi dati, nung nagpapacheck up ako sa doctor dahil sa sore throat ko. Ito yung nire-reseta niya na mag-gargle daw ako ng Betadine. So, yeah. So, after ko maligo, another part ng body care ko is mga lotion. So, first kong ginagamit is this one. This is the Block and White Sakura White SPF 20 PA++. Matagal ko na itong ginagamit and the reason lang talaga kung bakit gusto ko to kasi nakalagay dito may SPF and ang bango niya. Sobrang bango niya, guys. Amoy bulaklak siya. Ginagamit ko lang to kapag hindi ganun kainit yung panahon kasi creamy yung consistency niya. So, another product that I use on my body is this one. This is the Lux Organic Soothing Gel Aloe Vera and Snail. Ito guys, usually ginagamit ko kapag mainit yung panahon. Yung gusto ko dito, gel type siya. Kaya kapag nilalagay mo siya sa skin, hindi siya malagkit at all. Also guys, before ginagamit ko to sa face, pero anything talaga na may aloe vera na ingredients, tinutubuhan talaga ako ng mga facial hair. Nakakakinis talaga siya ng skin, pero kasi nagkakaroon ako ng sobrang daming facial hair. So yan, ginagamit ko na lang siya sa body. So guys, tapos na tayo agad. Another quick video. Yung ibang products na sinali ko dito, nandun din sa Watson's Haul ko. Hindi ko lang alam kung ano yung mauunang ma-up. Also guys, thank you so much dun sa mga nag-join sa aking previous giveaway. And congratulations to all the winners. Don't worry guys, marami pa tayong mga future giveaways na darating. So that's it guys. We're done with the Bath Essentials video. If you have other video suggestions, please comment below. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button and subscribe. I hope you learned something from me. See you on my next video. Bye-bye!